Meron po akong tampok sa inyo dito ngayong gabing ito na isa pong video na kung saan ang videong ito ay sa paniniwala po kasi ng mga ibang sekta ng pananampalataya, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang. But then sa atin pong mga Romano Katoliko, ang atin pong paniniwala that Jesus Christ is 100% God and 100% man. No, true God and true man. But for them, no, they believe na si Kristo ay tao lamang. Okay, pakinggan po natin itong video. Kaya daw sila naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos sapagkat siya ay mula sa langit. Ayan, so binigay nila yung statement natin na kaya daw tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos sapagkat si Kristo ay mula sa langit. So ito ay hindi naman po nila dinideny that Christ came from heaven. Okay. Pero ngayon po mga kapatid, may gagawin sila ditong pagtitwist. Ititwist po nila ang katotohanan nito. Paano po yan? Pakinggan po natin. Nakakawakan na ba na dahil sa ang Panginoong Jesucristo mula sa langit, eh Diyos na siya sa likas na kalagayan? Ayan, so ititwist pa ha. Binigyan pa ng twisted talaga na question. Ito ba ay mapaghahawakan na dahil si Kristo ay mula sa langit, siya ay Diyos na no, sa kanyang kalikasan? At ano yung twist na nila dito mga kapatid? Pakinggan po natin mabuti. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Unang Korinto sa 15 at ang talata po ay 47. Ayan. Sa Unang Korinto 15:47. Ang kanya po niyang bibigang emphasis mga kapatid, gagamitin ang talata to prove that Christ is just a man. But then, ito ba ay nagpapahiwatig talaga na si Kristo ay tao lamang? Pakinggan po natin yung talata ah. Ganito po ang ating mababasa. Ang unang tao ay mula sa lupa. Ang ikalawang tao ay buhat sa langit. Sa talatang binasa natin, ang binabanggit na unang tao ay tumutukoy po kay Adan. At kung napansin ninyo, may binanggit na ikalawang tao na buhat sa langit. Ayan, ito, binanggit sa talata na ang unang tao ay si Adan. At may binanggit daw na ikalawang tao. Yan. Na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Mula sa langit na tumutukoy daw sa ating Panginoong Jesucristo. Kung siya po ay Diyos, edi sana ang banggit po ay ang ikalawa ay Diyos. Ayan. So, binanggit talaga dyan, kapatid, no, na si Adan, yung unang tao, at ang ikalawang tao ay si Kristo dahil hindi po yan contradiction sa paniniwala ng simbahan tungkol kay Kristo. Dahil the Roman Catholic Church believe to the term been used na hypostatic union, nang ibig sabihin, si Kristo po ay 100% God, 100% man. So hindi naman po sinabi dyan sa Unang Korinto 15:47 na si Kristo ay hindi Diyos, na si Kristo ay tao lamang. Never po na sinabi diyan. Kaya wag po sana nating ma-misinterpret o ma-misuse ang talata. Ayan. Oh, pakinggan niyo po yung karugtong na pagpapaliwanag nila to support na si Kristo ay hindi Diyos. Nabuhat sa langit. Kaya malinaw na hindi dahil sa ang Panginoong Jesucristo ay mula sa langit, eh Diyos na siya. Ayan. So talagang binabago po ang konteksto ng katotohanan. No, hindi daw dahil na si Kristo ay mula sa langit, Diyos na siya. So ang pinapalitaw dito mga kapatid, nitong mga ministrong ito o mga taong ito mga kapatid ay ibig sabihin, no? May tao na pala doon mismo sa langit. At ang nanggaling doon sa langit ay tao na. So, ano ang purpose, mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan nyo mabuti ito, sa Juan 1:14, ano ang purpose na bakit pa yung nagkatawang tao? Kung tao na si Kristo mula sa langit, bakit pa po siya nagkatawang tao?
Napaka-illogical po mga kapatid at mga kaibigan na sabihin po na ang nanggula na sa langit ay tao na. Tapos sinasabi ng Biblia, si Kristo ay nagpakatao. No? Kung babasahin natin yung Filipos 2:5 hanggang sa mga following verses, si Kristo ay nagpakababang loob, siya ay naging sinuot niya yung pagiging alipin, nagpakatao siya. So naging tao siya. Kaya nga ang ikalawang tao na binabanggit sa 1 Corinto 15:47 na si Kristo, tama po 'yon. But the use of the context, mali po 'yon. Mali po na sabihin natin na dahil binasa o nasabi doon na si Kristo ang ikalawang tao ay hindi na sa Diyos. Mali po 'yon. Ang ginagawa po niyan ay pagdaragdag na po 'yan. Ayan. Oh. Diba? Sapagkat malino ang sabi ng Biblia na siyang dapat nating tanggapin, 'di ba? Ang ikalawang tao, tao po ang binabanggit mula anya sa langit. Of course, babanggitin talaga na ikalawang tao dahil ang binabanggit na una ay si Adan. Bakit si Adan ba ay Diyos? Si Adan ay tao. Kaya ang binanggit ay ikalawang tao, yung Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Yan. Nagkatawang tao. Ibig sabihin, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Ayan. Diba, nababasa nyo rin yan sa Hebreo 10:5 na meron siyang kalagayan before siya nagkatawang tao. Ngayon, ano ang kalagayan niya? Babalikan po natin yung 1:14. Ang salita ay naging ay nagkatawang tao. At ang salitang iyan sa 1:1 mga kapatid, mga kaibigan, ay Diyos. Ngayon, malinaw po na ipinapakita o pinapahiwatig sa atin na tunay talagang Diyos ang Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin itong, again po mga kapatid ha, hindi kasi narinig yun kanina, sa akin pong Facebook account, nandyan po ang link ng article na naisulat ko po, no? Na patungkol po sa Christ is just a man according to Apostle Paul in 1 Corinthians 15:47. Ayan. So, i-open nyo po yan. Tingnan nyo po dyan kung yan ba ay nagpapatunay na si Kristo ay tao lamang. Sa komentary po, no? Contrast between Adam in Christ. Paul draws a clear distinction. Clear distinction, ha? Between Adam and Christ. Hindi ito malabo, kundi klaro. Adam is described as a man of dust. Si Adan ay, siya po ay sinasalarawan sa tao na hinulma, no? Ginawa mula sa alabok, emphasizing his earthly origin and mortality. This reflects on Genesis chapter 2 verse 7. Yun po yung paggawa po ng Diyos mismo ng tao, paglalang niya. Okay? Where God forms Adam from the dust of the ground. In contrast, Christ is described as the second man from heaven, highlighting, pakinggan niyo po mabuti ha, highlighting his divine origin. Ayan. Diyos po siya. Klarong-klaro yan. Komentary po yan eh. Hindi po yan na gawa-gawa po lamang natin. Ito pa. Theological implication naman po tayo. The phrase man of dust signifies humanity's frailty and mortality. Paul uses this to illustrate the limitation of the natural body which is subject to decay in death. Conversely, the second man represents the spiritual and eternal nature of the resurrected body that believes
believers will receive. Ito pala, oh. Bakit tinawag na ikalawang tao ay ang Panginoong Jesucristo? Dahil pala yun, mga kapatid, sa yung power of His resurrection. Because he become resurrected. Yun pala yun, no? Ayan. Kaya tinawag siyang second man. Resurrection in the New Testament, in New Creation, this verse is pivotal in Paul's argument about the resurrection. So, yun pala, yung emphasis or yung point pala ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, it's refer or talk about the resurrection. Kaya, yung binabanggit doon na unang tao na si Adan, ibig sabihin na yun ay namamatay. The second man is which is Christ, yun ay yung resurrected na tao. Kasi nagpakatao nga. But definitely, Christ is not just a man. Okay? Christ is 100% God and 100% divine or God and human. Isang 100% na siya ay tao, 100% na siya po ay Diyos. Tinatawag po yan sa terminolohiya ng simbahan na hypostatic union. Yun. Kaya nga, yun dapat ang paniwalaan natin, mga kapatid, mga kaibigan. So, ayan po. If you want to verify the source, ayan po ay makuha po natin sa Fee Gordon D., the first epistle of the Corinthians, Grand Rapids, Erdmans, 1987, pages 724 up to the 726, at saka yung Barrett K., Commentary on the First Epistles of the Corinthians, New York, Harper and Row, 1968, pages 358 to 360. And then Hayes Richard, First Corinthians, Louis Westminster, John Knox Press, 1997, pages 263 to 265. Yan po, dyan po natin binasi ang ating pag-aaral, mga kapatid, para po ipakita na ang 1 Corinthians 15:47 is misused of them. I mean, were misused of them, no? Sila po ay naka-misuse lamang o na mali ang kanilang paggamit po dito sa talatang ito. So sana talaga, no, ay makita po natin, mga kapatid at mga kaibigan, kung gaano po, no, kalalim ang ating pag-aaral sana. Yun sana talaga ang bigyan nating emphasize, no, na hindi lang po na makikinig tayo. Ayan, uulitin ko po, no, meron pong article dyan, no, sa akin pong Facebook account, sa Romel A. Palma ko po, no, na tao lang daw ang Panginoong Jesucristo dahil sa 1 Corinto 15:47, yung title po ng article ay Christ is just a man according to Apostle Paul and 1 Corinthians 15:47. No, will you see? Oh, silipin niyo po, mga kapatid, ang nagawa po natin. Ito pa, isa pa nilang video po, ito. Kapag ka po binasa po natin ang unang bahagi nitong mga talata na binasa po natin sa Isaiah 53:3, dito po sa New King James Version ng Biblia, ganito po ang ating mababasa. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Maliwanag po, napakalinaw ng pahayag ni Propeta Isaias. Batay po sa kanyang hula kung saan binabanggit ang likas na kalagayan ng Panginoong Jesucristo ay tao ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, sa dito naman tayo, mga kapatid, sa Isaiah 53:3, ginamit naman na natural talaga na ibabanggitin dyan na tao kasi hindi naman nakakaramdam ang espiritu in case ng espiritu ang ilalagay mo sa krus o ipapako mo o let us say na mag-encounter ng suffering. Hindi naman po nakakaramdam yun. That's why, klaro po dyan, that is the prophecy to our Lord Jesus Christ na siya pong Diyos na nagkatawang tao. Propesiya po yan para sa Panginoong Jesucristo. Tama ang talata, mali naman ang unawa. Ayan. So kaya nga po, mga kapatid, ingat-ingat po tayo palagi sa paggagamit ng mga talata dyan, ha? Kasi
pwedeng batulan tayo ng bato, pero napupukol natin ay mali pala yung argumento. So sana talaga, no, mabigyan ng linaw yan, no, na naalala ko tuloy sa aming sharing nakaraan, napunta kami kasi sa pag-uusap patungkol po sa pagiging heretic ko. Naalala ko si Arius. Ayan, oh, si Arius ay naging heretic ko talaga kasi he believes that Christ is not God, in which this belief was been adopted by Arianism and also the modern, masasabi ko talaga na meron ng modern Arianism sa panahon natin ngayon, in which ito po ay sa pamamagitan ni Felix Manalo, nagtatagpo siya ng iglesia dito sa Pilipinas, sa Punta Santa Ana, Manila, no? Sa noong taong 1914, na parehistro po ang kanila pong samahan, na tinawag na Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo po yan. At ang kanilang paniniwala, ang kanilang founder, no, dahil naniniwala si Cristo ang founder nila, pero ang founder nila ay tao lang. But we, as a Catholic, we believe that Christ is 100% God. Therefore, ang founder talaga ng simbahan ay Diyos. Isa lang yung simbahan na itinatag ng Panginoong Diyos, no? Ng ating Panginoong Jesucristo, which is our Lord and Savior. Yun ang Roman Catholic Church. Kaya, yun. Maraming salamat po, no, mga kapatid. I hope na nakadagdag po naman tayo sa inyo pong mga kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ayan, sa Diyos po ang lahat ng papuri, ang kadakilaan magpakailanman. Amen.